Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan at ito ang napakagandang balita para sa pamilya ng Binatilio na pinatay sa Nabuta City. Itong si Jim Boy mga kababayan po natin dahil ang 8 pulis, so 6 ang mga talagang bumarel at 2 opisyal ay inirekomenda na ng IAS na tanggalin ito sa kanilang serbisyo. Hindi ililipat, hindi i-relieve, kundi sisibakin na bilang pulis, mga kababayan po natin. So iakyat na ito sa pamunuan ng Philippine National Police. So i-review lang ito ng mga abogado ng Philippine National Police. At kapag na-aprubahan na nila, ay ipapasa na ito kay PNP Chief Acorda. At dito na, magdi-decide na sisibakin na nga itong mga pulis na miyembro ng mga pumaslang kay Jim Boy Baltazar, mga kababayan po natin. So tamang-tama lang ito para mabawasan na itong mga tiwali at abusado sa kanilang serbisyo na mga pulis. At yung matitira talaga ay yung matitino at handang magserbisyo, handang gampanan ang kanilang tungkulin. Mga kababayan po natin, tandaan natin na una nang sinabi ni PNP Chief Acorda na umano'y nasasaktan sila dahil sa tuwing pinapatawag umano sa House of Representatives, sa Senado, ay nababastos ang ating mga kapulisan na nasangkot sa katiwalian, hindi umano binigyan ng kaunting respeto. Anong hindi binigyan ng kaunting respeto? Ang ano kasi dyan, kung talagang ginagawa nila ang kanilang trabaho ng maayos, sa sinusunod nila ang standard operating procedure na nakasulat sa kanilang libro ng Philippine National Police, ay hindi sila mababastos. Ano kaya natin respetuhin na sila pumapatay, pumapasok sa bahay ng mga ordinaryong tao na walang proper documents, 'di ba? Manghuhuli lang sila ng isang innocenting tao, paparatangan na sangkot sa illegal na droga, kunwari nagkaroon ng bypass tapos pag nakawan ang ordinaryong Pilipino. So tama lang para sa akin na kung ganitong pulis ay talagang sangkot sa katiwalian at sangkot sa kasamaan, dapat lang nabastusin din. Kasi karapat dapat lang yan dahil sa kanilang ginawang pagbabastos din. Hindi lang sa kanilang serbisyo sa pangalan ng Philippine National Police, kundi sa ordinaryong Pilipino na dapat nila paglingkuran. Yes, recommendation dito po sa mga sangkot sa pagkamatay ng minor na si Jim Boy ay dismissal from the service. Itong anim dito ay umaamin na talagang sila ay nagputok sa kanilang baril. Uh-huh. At ayon din sa witness, ito po ay direkta po sa kay Jim Boy, kaya ito po ay ang dahilan kaya po namatay ang minor dahil tinamaan siya ng bala. Anong recommendation naman nyo doon sa 2 opisyal na team leader po nitong... Ang aming recommendation doon, sila po ay guilty ng serious or grave neglect of duty. Uh-huh. Dahil ito ay hindi lang personally supervised sila, nandoon talaga sila sa kasama sa operation. Ayon pa rin sa existing rules, sila po ay una-una mawala ng benepisyo at ang kanilang mga eligibility ay automatically forfeited. At so kayo, napakaganda po mga kababayan po natin, ano, at nakamit na ang hustisya para sa pamilya ni Jim Boy. At hindi lang po yan, dapat mga kababayan po natin na masibak sila o nakasuhan silang administratibo. Dapat itong kanilang pagpatay dito kay Jim Boy ay dapat para sa pagdusahan din nila. Ano? Pagdusahan din nila sa loob ng kulungan. Kung sa ibang bansa nga, pag ganitong pangyayari, buhay ang iyong kinuha, buhay din ang kapalit. So dito sa atin, dahil wala po tayong ganong batas, ay mabubulok na lang sila sa kulungan, mga kababayan po natin. So tama lang ito, at at least masasabi natin na yung batas naman talaga sa ating bansa ay gumagana.
hindi, and they are barred from joining again any office of the government. Yung kaso ng 23 na kasama itong walo at yung kanilang ng so chief of police talaga, ano? Dahil nga sa mga kababayan po natin, so itong 23 pa na umanay kasama doon sa nangyaring operation, ano? Sa violation ng criminal law natin, dishonesty dahil sa pagpalsipay o sa pag hindi pagsasabi ng totoo sa official document, tsaka conduct unbecoming po kasi itong kanilang ginagawa ay nakakahiya na dapat hindi tularan. Once nandiyan na yan, under na yan at I will accordingly, diligently. So kayo na nga mga kababayan po natin ay hinaantay na lang umano ng pamunuan ng Philippine National Police na matanggap nila itong rekomendasyon mula sa IAS. At kung matanggap nila ito mga kababayan po natin ay mag-react agad sila kung ano nga ba ang magiging decision ng pamunuan ng Philippine National Police. So good job po sa IAS dahil patas po ang kanilang ginawang investigasyon. Hindi nila kinampihan ang kanilang kabaro, ang kanilang kapwa polis. Bagkos ay ginampanan nila ang kanilang trabaho at pinatupad nila ang tamang batas na karapat-dapat para sa bawat Pilipino. So yan po yung ating update. Maraming salamat po mga kababayan.